gotta wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po Panginoon sa pagkakataon na tayo po muli magkasama-sama dito po sa ating gawain. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na kayo po ang aming napapupurihan sa pagmagitan po ng gawain ito. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na mangusap at mahayag sa pamagitan ng mga salita. Palain niyo po ang bawat sa aming Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.
Ang tema po ng ating po midweek service ay patukol po sa Advent season. At noong nakaraang Wednesday po, ay tinalakay ng ating pastor ang patukol po sa The Advent of Hope. Ngayon naman pong gabi na to, ating po pag-uusapan ay The Advent of Peace. Peace, kapayapaan. Gano'n po ba talaga kahalaga ito? Lahat po ng tao ay naghahangad ng kapayapaan. Hindi lang sa ating married life, sa ating pamilya, sa ating workplaces, sa ating country, at maging sa buong mundo. Totoo po, maaring sagana tayo, sa tagumpay tayo, sa ating mga buhay, sa ating trabaho, sa eskwelahan, maaring kasama natin ating pamilya, at maaring malusog tayo ngayon. Subalit kung walang kapayapaan sa ating puso, tila baliwala po ang lahat ng ito. Alam niyo po, napakaraming aklat na naisulat at maging mga medical and psychological treatment centers at worldwide communication abilities na tumutulong upang matugunan ang pangailangan ng tao upang magkaroon ng tao na tinatawag na inner healing, sa ganun ay mabawasan ng stress, depression, at makaranas po siya ng kapayapaan. Yet with all these things, most people are yet without true inner peace. Ang dami po ng kaso ngayon ng tinatawag natin broken marriages, broken families, hatred, rebellion, financial anxieties. Ang dami ngayon ng problema, no? Dahil sa taas ng bilihin. Talagang lalo na ngayong panahon na to. At sa pananaw po ng marami, ay tila ang hirap hanapin talaga ng kapayapaan. Bakit po? Kasi para sa kanila po, ang pagkakaroon ng kapayapaan ay hindi lamang yung kawalan po ng gera. Hindi ko mo, wala tayong gera, ay payapa na tayo. Para sa kanila, ang paniwala nila, kapag wala kang problema, payapa ka na. Pero at sa totohanan nito, ay hindi po tayo exempted sa troubles. Hindi po tayo exempted sa mga kaguluhan sapagkat tayo po ay nabubuhay pa rin sa tinatawag natin imperfect world. Walang kasiguruhan, ika nga. Pwedeng okay ka ngayon, then later on, hindi ka na okay. Kaya po yung ibang tao po, they refuse to face the problems in their lives. Sa kanilang paniniwala na sa sumandali panahon ay maiwasan nila ang kaguluhan, ang problema na kanilang nararamdaman, they will resort to different things na maaaring makasira rin sa kanila. Ang tawag po dito ay escape mechanism. Kaya yung iba po ay nalululong sa drugs, sa alcohol, sa sugal, sa immoral relationships, o doon sa mga maling entertainment. Bakit po? Kasi gusto nilang matakasan ang kanilang nararamdaman. Gusto nila makahanap ng kapayapaan. Ang lahat po na ito ay maari magresulta na mas mabigat o mahirap na kalagayan. Dahil totoo po, sa mundong ito, hindi natin matatagpuan ang true peace. Ang kapayapaan na hindi lamang pang ngayon, kundi pang habang buhay, pang sa kabilang buhay. At ito ay hindi lamang panlabas, kundi nasa ating kalooban. So praise God that we can have this kind of peace. Bakit po? Kasi siya na prinsipe ng kapayapaan ay isinilang. Sabi po sa Luke chapter 2, 8-14, "And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.'" Verse 13, "Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests.'" Focus po tayo sa verse 14. Ang sabi po sa Tagalog, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Tinaw niyo po yung sinabi po sa verse
sa mga taong kinalulugdan niya. Kadalasa panakita po tayo ng decoration o poster na nakalagay po doon, Peace on Earth, Goodwill to Men. Para ibig sabihin, oo nga naman, ang Kapaskuhan ay para sa lahat ang kapayapaan at goodwill para sa lahat ng tao. Pero kung titignan po natin ang kahulugan po ng goodwill sa Greek original language, ito po ay nangangahulugan po ng the salvation plan of God. Redemption to all who will believe in God's plan. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya po, ang point po dito ng talata is that even though God's offer of peace is for everyone, only the people who receive Christ as their Savior and Lord, those people have trusted Him in His life, na sila lamang po talaga ang makaka-experience ng totoong peace. In short, Christmas does not really bring peace to all. Parang hirap pong tanggapin, ano po? Pero ito po ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Na kahit dinanais ng tao na magkaroon ng kapayapaan, subalit maliban na tanggapin nila ang kaloob ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nila ito mararanasan. Sabi po sa verse 3:19 ng John, "This is the judgment," Jesus said, "The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil." Ang buong context po nito ay magpapaliwanag po sa atin. Sa John chapter 3:16-19, ang sabi po doon, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." And then 17, "Isinubo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngulit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat mas sama ang kanilang mga gawa." So dumating na po ang ilaw, dumating na po ang liwanag. Subalit ang problema po, tinatanggihan ng tao ang pagdating ng Panginoon, tinatanggihan ng tao ang liwanag na to. In fact, ang sabi po sa John chapter 1 verse 10-12, "Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap na sarili niyang kababayan." Pero tinan niya po ang promise sa chapter 1 verse 12 ng John, "Subalit ang lahat na tumatanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." So maliwanag po na ang lahat ay kumilala, lahat lamang na kumilala sa kanya ang nagiging anak ng Diyos, at sila lamang ang tunay na makatatanggap ng kapayapaan at buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. No wonder po ang pangako ng Panginoon sa John chapter 14 verse 27 ay para po sa kanyang mga alagad. Ang sinabi po niya, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Sinabi po ng Panginoon dito na "my peace I give to you." Hindi ito kagaya ng kapayapaan na binibigay ng mundo, kundi ang kapayapaan nagmumula sa akin. At ito po ang pinagkakalog ng Panginoon sa ating lahat na sumusunod sa Kanya. "The people who enjoy the peace of God that surpasses all understanding," ito po yung mga tao na nanalangin at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Katulad po sinabi sa Philippians chapter 4:6-7, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which passes all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." So mga kapatid, true peace comes from God. Ang tawag po natin dito ay the peace of God. Sa atin po mga mananampalataya, ang pinakasusi ng pagkakaroon ng kapayapaan ay sa pamagitan po ng pagtitiwala,
pananampalataya sa mga pangako ng ating Panginoon. Na tayo po ay nagtitiwala na kahit tayo po ay may mga pinagdaraan ng problema, kaguluhan, tayo po ay mayroong mga pangako na maari po natin panghawakan. So, sa mga hindi po nananampalataya, before they experience the peace of God, they need to have peace with God. Tingnan niyo po ito. Bago po sila magkaroon ng peace, the peace of God, kailangan po muna sila, kailangan muna nila maranasan ang peace with God. Ang ibig pong sabihin nito ay makipagkasundo muna sila sa Panginoon bago po nila matanggap ang kapayapaan na mumula po sa Panginoon. Sa pananampalataya, tanggapin ang Panginoon sa kanilang puso. Kilalanin siya at magpasakop sa kanya ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at yun po ang kanyang pangako sa atin. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at nais mong maranasan ito, I challenge you. Kung di pa binubuksan ang puso mo sa Panginoon, open your hearts to the Lord. Dahil ngayong Kapaskuhan, ang totoong kapayapaan ay mararanasan mo lamang kunang ang Panginoong Jesus ay nasa puso mo. Ano man ang takot mo, lalo na sa kinabukasan, sa kabilang buhay, tatanggalin ng Panginoon yan, sapagkat siya ang Diyos ng kapayapaan. Sa atin naman po, ng mga mananampalataya na, ay meron po siyang pangako sa atin sa 1 chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pagkipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapagyatian sa salibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi po tayo exempted sa mga kaguluhan. Hindi po tayo exempted sa mga problema, sa karamdaman, sa kamatayan. Pero ang kagandahan po ng pangako ng Panginoon, sabi niya, na pagtagumpayan na niya ang sanlibutan. At ipinagkakaloob niya sa atin ang totoong kapayapaan. So true peace is not in the absence of trouble, to peace in the midst of trouble. Sa kabila ng kaguluhan, maari natin maranasan ang kapayapaan dahil nasa ating puso ang Panginoon na ating patuloy na pinanampalatayan. At dahil dito, sa mga panahon ito, ngayong Kapaskuhan, nawa patuloy natin maranasan ang tunay na kapayapaan dahil ang Panginoong Jesus ay sinilang hindi lamang po sa sabsaban, kundi sa ating mga puso, ang ating dakilang Diyos at Panginoon, the Prince of Peace. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. God bless us all. Amen. Amen.
Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa gabing ito at manalangin po tayo. Magpasalamat tayo sa mga pagpapala, pagtugon sa panalangin, at ganoon din naman sa mga kapatid natin na may pangangailangan, idulog po natin sila ngayong gabi. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming pong salamat sa iyo. Tunay na ikaw ang Diyos na kumikilos at gumagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos sa amin upang kami magkaisa sa pamamagitan ng panalangin at buong pusong pananalangin. Ama, nagpapasalamat kami dahil sa patuloy mong pag-iingat at paggabay sa bawat isa po sa amin. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Lord, hindi kami titigil na manalangin, dumulog sa iyo, dahil alam namin, handa mo kaming tugunin sa aming pong mga pagdulog sa pamamagitan ng panalangin. At alam din namin, Panginoon, na ang aming pagdulog ay hindi masasayang. Ama, dinadalangin po namin ang lahat-lahat, Panginoon, sa iyo. Salamat sa kabutihan mo, Panginoong Diyos. Lord, hinihiling po namin ang strength and safety ng mga frontliners po namin. Hinihiling po namin ang mga frontliners namin sa ospital at maging sa mga kalye na nagbabantay, nag-checkpoint. Lahat po ng ginagamit mo sa frontliners, Panginoon, na frontliners, ay hinihiling po namin ingatan mo po sila. Maging ang kanilang mga pamilya. Huwag nawa silang makahawa, Panginoon, at huwag nawa din silang mahawa ng mga sakit, Ama. Dalangin din po namin ang patuloy na pagbaba ng COVID cases ng aming bansa at buong mundo. At dinadalangin po namin, huwag mo nawang paipahintulutan, O Diyos, na makapaminsala pa ang Omicron variant po sa aming bansa. Nihiling namin, Lord, na pahinain mo ang kapangyarihan at kamandag ng Omicron variant upang hindi na po ito makapaminsala pa sa buong mundo. Proteksyon sa bawat pamilya na patuloy pong lumalabas upang mamili sa kanilang mga pangangailangan sa bahay, sa pamamalengke, at sa iba't iba pang mga task na kanila pong ginagampanan. Ingatan mo po sila, Panginoon. Nihiling ko rin ang Diyos ang kagalingan kay Brother Eddie Carlos, ang patuloy na iniinom niyang gamot ay magbigay bisa at patuloy na magkaroon ng kagalingan ang kanyang buong katawan, Panginoon. Salamat po ng marami. Lawa, ang dalangin namin ng complete healing, Panginoon, para sa kanya. Hiling din po namin sa iyo ang Ate Evelyn Marasigan. Magkaroon siya ng peace of mind at bisa ng medikasyon na kanyang iniinom para sa kanyang mata. Dahil meron po itong katarata sa left eye at maging ng scar. Nawa ang gamot na kanyang iniinom ay magbigay kagalingan at bigyan mo rin siya ng mapayapang kaisipan. Ang Ate Norma Tigas, nagkaroon siya ng dementia, patuloy namin ihilingin ang pagpapagaling mo at pagbibigay ng maayos na kaisipan sa kanya. Ang surgery po na gaganapin para po kay Sister Mila Incentes Aquino, bukas po ng umaga, dalangin namin, Ama, ang pag-iingat mo ay sumakanya. Kay chairperson namin, si Sheila, sa December 16, Panginoon, samahan mo rin siya. Ingatan ang operasyon. Dahil ang kanyang mata ay ooperahan, ingatan mo po siya, Ama. Nawa ang mga doktor na titingin sa kanya, ay bigyan niyo po ng wisdom. Si Mike, na pinsan po ni Jeng, nag-a-under ko ng chemotherapy, radiation, and medication. Nawa, ang mga procedures na ito ay makapagbigay kagalingan sa kanyang buhay. Si Ma'am Margaret Fortuno, former BPI boss, meron po siyang thoracic spine cancer, stage 4 po siya, Panginoon. Himala ang kailangan niya. We pray for healing, Panginoon. Nawa, si Atebex, full recovery din po ang ninanais po namin sa kanya. Pagalingin mo si Atebex sa kanyang karamdaman. Si Kuya Mulong Marasigan, si Nanay Gloria, Timilen, Hieronymus, si Scaron, si Ateseni Villafuerte, si Norma Ignacio. Lord, we pray for healing sa mga anak mong ito. Si Teacher Dine Garcia, sa kanya pong fracture sa right hand,
na medyo namamaga, Panginoon, I pray and we pray in Jesus' name. Nawa ay gumaling, dalangin namin gumaling na ang fracture na ito at huwag nang lumala pa. Hipuin mo ang kanyang right hand. Mawala na rin ang pamamaga nito, Panginoon. In the name of Jesus, ni-claim po namin ang kagalingan. Si Dennis Espiritu, patuloy ang kalakasan sa kanyang katawan lupa. Bagamat ganun ang kanyang kalagayan, patuloy pa rin namin hihilingin ang kagalingan ay maranasan niya, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ganun din naman ang nanay po ni Sister Sheila, ang aming chairperson. Pagalingin mo po ang nanay, patuloy mo pong ipagkaloob ang kalakasan sa kanyang lupang katawan. Si Nanay Perlita Bisayay at iba pa, Panginoon, ang pagpapala at kagalingan. Si Pastor Joel Patio, na asawa po ni Pastor Ruth Patio, I pray and we pray in Jesus' name. Yung pong kalusugan niya ay pagkaloob ang kalakasan at maging ang kagalingan. Dalangin namin ang mga persecuted Christians sa Iran, sa Syria, sa Sudan, sa Maldives, Panginoon, sa Mauritania at Vietnam. Hiling namin ang pag-iingat mo sa mga Kristiyano naroon. Dalangin namin, bagamat may pag-uusik sa kanila, protection ang kailangan nila, Ama. Ang iyong kapangyarihan ay patuloy na kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay. Maraming marami pong salamat. We also pray for our president and the leaders of the land. Panginoon, ang protection, gabay at pag-iingat at wisdom, pagkaloob mo sa aming mga leaders. Lord God, maging doon sa pangyayari po sa South China Sea at maging doon sa Ayungin. Lord, we pray for peace, O God. Walang mangyaring kaguluhan. Ayusin mo po ang puso ng China, ng mga tao roon at ang sa amin para magkaroon ng maayos na pag-uusap. Para maging maganda po, Panginoon, na maging relasyon at wala pong gera ang mangyari. Lahat ng ito, Ama, dinadalangin namin sa iyo. Thank you, Lord, for your blessing. Sa lahat-lahat, Panginoon, ingatan kami at patnubayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.